Welcome back mga pare chong. Another spear fishing episode na naman tayo. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa lahat ng mga ina-upload kong videos katulad nito. This adventure, tayo nga pala ay nag-dive guys sa Basula Island at kasama natin dito ang ating dive buddy. Tayo nga pala dito ay nakapala ng isang malaking white tanger valley. Yun nga lang, ito ay nakawala. Pero ayos lang, ganyan talaga sa pamamana. Ito talaga lahat ng isda ay para sa atin. Kaya tara guys, at samahan niyo ko sa araw na to. Tayo naman ay magbahan ng isda. Kaya tara, let's go! Shoutout nga pala guys kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City. At shoutout din kay Sir Romel Navarrete, kay Tarzan in Palawan, kay Sir Joseph Agdon, kay Linon's Fishing Adventures, at kay Father and Son Fishing TV. Maraming salamat po. Sa dive natin ngayon, andito tayo sa Basol Island. Ayun yung Basol, binalikan natin kasi na-miss na natin tong spot na to. At kasama ko ang aking dive buddy, si Craig ako sir. Yun, shoutout bro. So na-miss na namin tong spot na to. Sana makauli kami dito ngayon. Andito kami sa Pasig. Ito yung tinatawag naming Pasig. Merong part na mababaw dito sa bandang gitna ng laot. So ito yung mababaw na part ayan. Nasa mga 8 dipa or 9 na dipa siguro lalim nito. At meron kaming kasama dito ayan, badjaw. Mga badjaw. At dun sa kabilang Pasig naman, meron ding badjaw dun. Pati doon naman sa unahan, may mga bangka doon na nangangawil. Susubukan muna namin dito kasi maganda yung agos. Kalma, hindi malakas yung agos. Alright. Ito pa rin yung pana natin. Ang ating DIY natin na pana. Ayan, excited na tayong mag-dive guys. Sana dali ulit tayo ng mamaw. Oh yan oh, yung pana natin maliit lang. Pero yung mga huli natin sakto lang. So tara guys, magdadive na tayo. Tara, let's go. Shout out din guys kay Antonio Dantermix Vlog, kay Nibria Vlog, Manoy Nil Vlog, kay Siva Dong Vlog, at kay Arvok TV. Maraming salamat po. Load ko muna yung rubbers natin guys para along the way kung makita man tayo ng isda ay ready na po natin itong panain. At dito sa dive na to guys, nakailang cc din tayo bago tayo nakahanap ng pwedeng panain sa dive natin ngayon. Napakatumal po ng panain dito sa spot na to guys kasi pagkarating po namin ay meron na pong mga badjaw na namana at nabulabog na po nila yung spot na to, kaya tsagat-tsagat lang muna tayo dito sa isda na kung ano man yung makikita natin at pwede naman natin. Unang isda natin guys, isang isdang kulay pula or ang tawag nito sa amin ay isdang baga-baga. Pa-comment po guys kung ano po ang tawag nito sa isda na to dyan po sa lugar ninyo. Isa din to guys sa uri ng isda na napakasarap sa inihaw, lalong-lalo na po kapag fresh na fresh pa, at ang mura lang po ito bilhin kapag binibili po sa mga palengke. Kaya kadalasan po kapag kami po ay nakahuli niyan ay inihaw na lang po namin kaysa naman po ibinta namin. At dito naman sa dive na to guys, nagset tayo ng ambush dito sa area na to. Bali itong spot na to, dito ako nakapana dati ng malaking surahan or unicorn fish na nagtimbang po ng mahigit 3 kilo. At binalikan natin ito dahil lang baka sakali tayo na meron pang kasama. At ilang segundo pang nakalipas guys, wala talagang nagpakita sa atin. Gawa siguro ito ng nabulabog na ng mga badjaw na naunang namana dito sa amin. Kaya eto, no choice tayo kundi mag-resurface na lang muna.
makalipas ang dalawang oras nating pamamana guys, ay nakapana din tayo ng isang unicorn fish, good size na po na surahan. Kaya pinana ko para madagdagan yung huli natin kasi napakatumal po talaga ng panain ngayon. At after nito, nakapana pa tayo ng isang danggit na good size at isang maliit na rimbo runner. At yun na lang yung mga inulam namin para sa tanghalian ngayon. A few moments later. After naming mananghalian guys, nagdive pa kami. Nagdive kami ng alas 2 ng hapon at dito ako nagdive mismo sa tapat ng isla or sa isla ng Basol mismo. At dito may nakita akong malaking big eye emperor or malaking katambak na sa mga 2 kilogram na siguro. Kaya lang ayaw lumapit sa atin. Medyo distansyado po kaya hindi natin to napana sa unang dive natin. Successful fishing po talaga mga parechong. It takes time po and syempre ang patience po ng isang espero. Dahil ang mga isda po ay may iba't ibang behavior po sila. At kapag sila po ay curious na curious, talagang nalapit po talaga sila doon sa mga espero na willing po maghintay sa ilalim. After ko makita yung Big Eye Emperor kanina mga parechong, nag-drive pa ako ulit doon sa spot na nakitaan ko kanina. Kaya lang nung pagbalik ko, wala na yung Big Eye Emperor kaya nag-move ako ng mga ilang meters dito sa spot na to. At timing yung pagkadapa natin dito, meron palang dalawang white tang trevally na nagpaikot-ikot dito sa baba. At kaya kagad tayong nag-drive at nag-position dito sa area to. Nagtago tayo dito sa may bato na to. Kaya lang medyo out of range kaya umabante tayo dito sa malaking bato na to na nandyan sa baba. At timing yung pagkapwesto natin dito guys, akala ko ito na yung isda na mahuli natin sa hapong ito. Yun nga lang, hindi pa para talaga para sa atin. Maganda sana yung pagkatira natin. Maganda yung placement ng shafting natin. Yun nga lang yung flavor natin ay hindi po pa na maayos. Kaya katangay ng isda yung ng shafting natin ay biglang nabunot yung pagkasabit. Kaya yun, nakawala yung isda. Di na punta ni Katog si Gunauna sa isda, agoy balaman. At dito naman sa dive na ito mga parechong, nagdive pa tayo ng panghuling beses bago sumakit yung kanang bahagi ng tinga natin. Bali dito sa pagdive natin, nagsaya tayo ng ambush kasi nagpapakasakali tayo na meron tayong makitang surahan. At timing yung pagkalapag natin dito guys. Maya-maya lang may nagpakita sa atin na surahan, malaki sana. Kaya lang dito dumaan sa bandang gilid natin kaya napansin kaagad tayo. Kaya yung isda ay hindi dumiretso sa atin kasi nalata na tayo na inaabangan natin yung isda. Kinabukasan mga parechong, nag-dive pa tayo at doon tayo pumunta sa Sumilom Island at kasama natin dito sila ni Sir Silent Hunter Bugoy. Yun nga lang yung cam na nadala natin ay low bat yung baterya na nailagay natin kaya hindi tayo nakapag-video doon sa Sumilom na kasama natin sila sir.
At ito lang yung mga nahuli ko doon sa Sumilom. Naka dalawang slender unicorn tayo, isang molmol at isang bugita.